namin ang dumating na bagyo, matinding paghahanda ang isinagawa ng California para sa mga paparating pangyipan. Ngunit dahil sa kakulangan ng gamit, hindi ito masyado na paghandaan ng Mexico. Kaya nang humugupit si Pauline, higit 200 buhay ang nawala sa sinasabing pinapaminsanang hurricane sa Mexico noong nakaraang siglo. Disyembre, taong 1997, isang kakaibang water spout ang biglang sumulpot sa California. Habang sumasalakay ang malalaking alon sa Pampang, abala ang lahat sa pagtatayo ng matataas na sand berms upang protektahan ang mga Pampang ng California. Sa isang makipot na kanyon, nag-alala si Sandy Bush sa prediksyong ito ang magiging pinakamalalang El Nino. Nakatira sina Sandy at ang kanyang asawa malapit sa isang sapa na madalas bahain, kaya naman naghahanda na sila. Ang mainit na tubig dagat na sanhi ng El Nino ay nagpapalakas sa mga bagyo. Para ka raw nagtapo ng bato sa ilog, ang along nalikha ng iyong pagbato sa tubig, ang epekto ng El Nino sa bagyo. El Nino rin ang may sala sa pananalanta ng isang super typhoon sa Southeast Asia, ang pinakamalalang bagyo ng nagdaang siglo. Mahigit 300 tao ang namatay. Libo-libong mangisda ang hindi na natagpuan at ang baha ay nagkalat ng mga sakit. Ngayon, isang malupit na tropical storm ang itinutulak ng El Nino patungong timog California. Pumatak na ang malalakas na ulan. Hindi nagtagal, rumagasa na ang tubig pababa ng mga kabundukan. Kasabay na bumuhos ang mga tipak ng bato na naipon sa mga tulay. Ayaw tumigil ng ulan, tila galit na umagos ang tubig. Ilang sandali pa, putik na ang rumagasa pababa. Nanganganib na sina Sandy. Ayon sa isang kapitbahay ni Sandy, naiipon na ang mga bato sa tulay. Malaki ang tsansang gumuho ang tulay at bumuho sa kanila ang naglalakihang mga bato at ang malakas na impact ng tubig. Hindi nga sila nagkamali. Natangay si Sandy ng malakas na baha. Walang kamalay-malay ang asawa ni Sandy. Himalang nakaligtas si Sandy. Bagamat sugatan, saka pa lang nalaman ni Joel ang sinapit ng asawa sa kamay ng El Nino. Kinaumagahan, hindi makapaniwala ang lahat. 14 milyong dolyar ang nawasak ng mga ari-arian. Buo pa rin ang tulay, ngunit ang kanilang mga tahanan, hindi na. Laking pasasalamat na lang daw nina Sandy na magkasama pa silang mag-asawa makaraan ang dilubyong hatid ng El Nino. Pero hindi pa pala tapos ang lahat. Bumuhos ang putik. Marami ang nailibing ng buhay. Isang sanggol. Isang babae. 16 na tao ang nasawi. 500 milyong dolyar na mga ari-arian ang nawasak. Ito na nga raw ang pinakamalala sa kasaysayan ng Southern California. Susunod dito sa Anatomy of a Disaster. Ang pinakamalalang El Nino ng siglo ay 12 buwan nang nananalasa.